Hello guys, welcome back sa ating channel. Today's video ay panibagong tutorial na naman yung isi-share ko sa inyo about sa digital printing. At ito ay yung pag-print na sa t-shirt gamit ang light transfer paper. Ito yung ating light transfer paper. Ito. Ito halos wala rin kaibahan sa dark transfer paper. Ang kaibahan lang is ang pag-print ng design dito dapat naka-mirror. Nakabaliktad siya kasi nga yung pag-transfer nito sa t-shirt ay pataob, no? At yun ang i-demo ko sa inyo mamaya. Kaya tapusin mo yung video na ito. At kung bago ka pa lang sa channel natin, gusto mong makapanood lagi ng mga tutorials about sa computer repair, digital printing, na marami na akong nagawang video, pwede nyong panoorin yung mga yon, balikan nyo lahat. Sigurado ako marami kayong matututunan. Huwag nyo kalimutan mag-like sa aking mga video, subscribe nyo rin yung aking channel kung nagustuhan nyo yung aking mga content. At syempre, huwag kalimutan i-hit yung notification bell, yung all, para every time na mayroon akong bagong upload ay ma-notify kayo at mapanood nyo yung aking mga video. Okay, so ipiprint ko muna yung design natin at mamaya tutuloy tayo dito sa pagpiprint, no? Pagpiprint na ng ating t-shirt. Okay? Okay, ito na guys. No? Na-print na natin yung ating design dito sa ating light transfer paper. At ipiprint na natin yan dito mamaya sa t-shirt na to. White. So, itong light transfer paper pala, no, baka kasi malito yung iba, baka akala nyo pwede gamitin to sa mga dark colors, ay hindi po siya po pwede. No, iba yung magiging result. No, kung ayaw nyo maniwala, i-try nyo. No, pero sa akin, ay sa white lang talaga siya. Pinaka last option na siya. Kasi sa white, mas maganda pa rin din gumamit ng dark transfer paper. Mas maganda yung, ano niya, mas matingkad. Okay, so i-preheat muna natin yung ating heat press. Bale yung ano pala, temperature natin, and meron ako dito sa taas kasi. Sa sunod, i-demo ko yung mga discarte ko sa pagpiprint, pagpiprinting. No? Meron akong listahan na ng mga ano guide sa pag-heat press. Okay, light transfer, 180 yung kanyang temperature and 15 seconds. Okay, so 180. Yan natin. And 180. I-on muna natin. Yan, on natin. I-set natin yung set 180. Yan, 180. And yung time natin is 15. Yan, okay, set. Okay, antayin na lang natin yan na ma-reach niya, no? Ma-reach niya yung temperature natin. And then, after nyan, mag-ano na tayo. Mag-heat press na tayo ng t-shirt. Okay? So, balik na lang tayo mamaya pag ano na yan. Okay, so ito pala guys, kailangan nyong gupitin yung gilid. No? Yung gilid. Kasi pag hindi nyo ginupit yan, magkakaroon siya ng parang transparent na nakadikit dun sa gilid. No, kaya tatanggalin natin tong gilid nito. Kailangan yung image lang mismo yung matitira. Okay? Gupitin ko na. Okay, so ito na guys, ready na yung design natin. No, nakat ko na siya. At ipipreheat ko muna yung ating t-shirt, no. Yun yung pinaka-required kasi, 'di ba? Yun yung pinaka-required dapat sa lahat ng fabric, no. Kapag ka sa fabric material tayo magpiprint, kailangan i-preheat para maplancha din siya. At maganda yung kapit ng ating design. Okay, so preheat natin ng 5 seconds lang. 5 or 3 seconds, okay na. Okay. Kuha lang teflon cloth. So, ginagamitan ko ng teflon cloth kahit sa pag-preheat para hindi mag
pumangit yung kulay para mag, parang sunog no yung t-shirt. Hindi mag-discolor, yung discoloration may iwasan. Ayan. Ngayon, meron na tayo, na preheat na natin, ay pwede na natin ilagay yung ating design. Nalagay ko na yung design natin. Center lang natin. So yung design guys, kagaya ng lagi kong binibilin, kailangan apat na daliri no, mula sa neckline. Okay, so apat na daliri. Estimate na lang natin kasi nga mahaba yung pahaba yung ating design. Okay, so hanggang dito. Reheat natin ulit. Okay. Antayin muna natin. Ang gitna. Okay. Ayan. So pag nasa gitna na yung design, na nagitna na, i-heat press na natin 15 seconds. Ay, lagyan muna natin ito. Ayan. 15 seconds. Okay. Yan. Yan. So, ito na yung ating t-shirt. Yan. O, diba? So, ganito yung kalalabasan niyan. Pagka tinanggal mo yung pinaka, ano. Kung yung dark transfer, bago itatak ay inaano na natin, medyo palamigin natin konti. Bago itatak eh tinatanggal na natin yung backing. Ito naman dito na no. After na natin mai-heat press no, saka natin tatanggalin yung backing. Ayun. So ganito na yung kalalabasan niyan. Ng ating t-shirt gamit ang light transfer paper. Ayun. Okay. Okay, so yun lang guys, no, kung paano mag-print ng t-shirt gamit ang light transfer paper. Kung may natutunan ka ngayon, paki-like naman yung ating video at huwag mo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit yung notification bell, yung all, para lagi kang updated sa ating mga videos. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.